at first. This is a... Ito, sad reality. Play ko lang. Big yes. Sabi ko nga, no one falls in love with your personality at first sight. Kaya mas maraming makaka-appreciate sa'yo kung may looks ka. Dito pa lang sa TikTok eh, pansinin nyo, wala namang ginagawa yung mga magaganda at gwapo. Pero kung makahakot ng likes tsaka comments, ang dami, diba? Kaya I never judge yung mga taong nagparitoke, nagpagawa ng ilong. May mga pinagdaanan yun na masakit sa puso, kaya siguro nagawa nila yun. And pera naman nila yun, so, diba? Oh, totoo yan. Yung mga taong nagpaparitoke, nagpapabago ng mukha, hindi mo sila talaga masisisi. Kasi muntik na ako or papunta na rin ako sa side na ganun, na gustong magparitoke. Kasi ngayon, na-feel ko na I'm not appreciated, ang pangit ko, ganun. So, parang gusto kong gawin lahat para ma-appreciate ako. Ganung level na eh. Yun nga lang, alam mo yun, na-realize ko din naman na parang, ha? Ako mag-a-adjust for them? Ano ako? Ako mag-a-adjust sa kanila. Tapos ipuput ko pa yung sarili ko sa risk para lang, para ma-please sila. Wow, no way na, no way. Pero, syempre, maganda rin talaga yung ganun kasi ano, alam mo yun, ma-improve mo yung sarili mo, pero maybe on the other way na lang din siguro, hindi na yung to the point na magpaparitoke ka. Pake natin, ako nga nagpagawa ng puwete. Basta huwag kang titigil na maging mabait sa ibang tao, kahit alam mo na mas mabuti nang mahal ka ng tao dahil sa ugali mo kaysa dahil lang sa looks mo. Yung iba nga, ay, ang ganda ng sinabi niya dito. Oo, kasi ako naman, sa totoo lang, no, hindi naman ako kagwapuhan, hindi naman ako gwapo. Pero pag tinaalam ko, itinatanong ko yung taong nagkagusto sa akin, hindi naman physical na appearance yung nagustuhan eh. Yung personality, I'm not perfect, pero I'm honest, at saka madaldal, masarap kakwentuhan daw. Ayun, tsaka goal-oriented kasi ako eh. Gusto ko kasi i-secure yung future kasi sa mga ganitong klaseng ano, hindi na, kung hindi tayo hindi tayo makakahanap ng true love, edi ang mangyayari is mabubuhay lang tayo ng mag-isa. So, sino magsusupport sa atin? So, dapat i-secured mo na yung sarili mo. Pero hopefully, magkahanap din, no? May looks pero ang sama na ugali. Dami niyan dito. Anyway, stay. Sa ano kasi sa mundo, alam mo, meron akong thinking dati na kapag maganda, pangat ang ugali. Pag gwapo, pangat ang ugali. Or alam mo yun. So, minsan kasi, di rin natin masasabi kasi, ano eh, yung mga may tsura kasi, may tendency talaga silang mairita, mainis, or maging choosy. Kasi nga, ano eh, ang dami ng opportunities, parang ikaw lang din. Kung ikaw, eh, ang dami na dumarating sa inyo, or parang ganito, marami ka ng damit sa closet mo, sobrang dami, umaapaw-apaw na. So, eliminate mo na yung mga ayaw mo, ganun eh. Hindi mo na kailangan i-keep yung mga hindi mo na gusto. So, ganun ang pagiging choosy. Pero kung ikaw naman is less fortunate na kunti lang yung damit mo, yung mga damit na kahit na ano, kahit na hindi na magagamit, kinikip mo pa kasi nga konti lang yun. So ganun lang yun kung i-apply natin yun sa love. Diba? Agree ba kayo? Comment down below.